Good day mga katambay! Binubulong ko ito, baka marinig ng mga kalalakihan at magalit pa sila sa akin dahil sa video na ito ay i-reveal ko yung kanilang mga kasinungalingan sa mga babae. Alam kong marami kang malalaman dito. So are you excited? Make sure na panoorin mo hanggang sa huli. See you later soon! But before we continue, don't forget to hit the subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod ko pang mga video tulad nito. Paki-follow ang ating Facebook page. Maraming salamat. Road to 15K followers na tayo. So wag na natin patagalin pa. Alam ko excited kayo na malaman yung mga kasinungalingan ng mga kalalakihan. Let's go! Number 1. Good morning, mahal. Good morning, babe. Andyan ba yung parents mo ngayon sa bahay nyo? Pupunta sana ako. Ipagluluto nga kita ng masarap na adobo. At saka isa pa, tuturuan na din kita sa module mo. Okay lang ba, babe? Good morning to babe. Oo, wala si na daddy. Pero natatakot ako. Baka kasi ka, baka may gagawin ka sa akin. Natatakot talaga ako, babe. Oo. Yes! Huwag kang mag-alala, babe. Gentleman kaya ako. Walang mangyayari sa atin. Don't worry. Tiwala lang sa akin, babe. Ikaw, ha? Ikaw ha, landi mo ha? Bakit? Ha? Pag meron ba yung parents niya, hindi ka makakaluto sa bahay nila ha? Ha? Nakapadlock ba yung kanilang kaldero? Pero tama nga naman siya. Magluluto nga. Kakain kayo. Pero after that, ano mangyayari? Ikaw yung dessert. Landi-landi mo din ano? Landi mo talaga. Ito yung napaka-classic na paraan or diskartehan o kasinungalingan ng mga lalaki. Pero trust me, very effective pa din. Effective na effective. Ang dami pa din mga nabibingwit. Naluloko. Huh? Remember this, mga katambay. Alam nyo mga lalaki, they are like hunters that they love to chase. Naghahanap yan ng kanilang mga victims. And, kapag ang dali mong mahuli, mission accomplished. If you want to know na mahal ka talaga ng isang lalaki, learn to say no. Hindi yung first date nyo pa lang, sasama ka na sa kanyang boarding house, sa kanilang bahay, or sa kanyang kondo. Or iuwi mo na dahil nabasa lang kayo. Oh, doon ka na sa bahay magpalit. Parang tinatrap mo lang yung sarili mo sa punto na may mangyayari sa inyo. Walang lalaki ang walang desire sa sex. The only difference is that meron akong mga kaibigan na matagal nagsasama na sila, sa isang kwarto natutulog sila magkasama, pero walang nangyayari sa kanila. Paano ko nasabihan? Sometimes ibang lalaki hindi sa wala silang desire sa sex, but their mindset. Yung iba, una kung bakit hindi nila nagagalaw yung kanilang shota or jowa, is that number one, because of belief, wherein I prefer yung belief na gagalawin ko na lang siya kapag kasal na kami. Number two, dahil sa payo ng kanilang mga magulang. Yeah. And number three, dahil sa baguhan sila, hindi pa nila alam yung kanilang ginagawa or paano sila dumiskarte. Number four, takot sila na baka makabuntis. If you want someone to love you, not because of sex, learn to respect yourself. Though hindi naman ako against mga tao or mga babae na gusto nilang matikman ang lahat, but if you want a long-term relationship, huwag mong ibigay agad yung katawan mo. Okay mga katambay, bago natin pagpatuloy, I just want to remind you that this video ay hindi para sa lahat. Ha? Hindi sa lahat ng lalaki, dahil meron pa naman kaming natitira ng mga lalaki na honest. And hindi sunungaling.
And in some cases, vice versa, pati babae ha. Huwag kayong mag ano-ano diyan ha. Pati mga babae ganito rin. Pagpatuloy na natin. Pedro, 'di ba may asawa ka na? May jowa ka na, 'di ba? Pedro. Huwag kang mag-alala, mahal. Iiwan ko siya para sa iyo dahil mahal na mahal kita. Tsaka matagal na kaming wala. Tsaka isa pa, hindi ko na siya mahal. Ikaw naman. Hindi ko na siya mahal. Promise. Alam nyo, mga katambay, natatawa na lang ako dahil halatang halata na niloloko ka lang or nagsisinungaling yung lalaki na yon. Pero trust me, marami pa ding mga babae ang nabibingwit ng ganyang diskarte. Ang kumakapit ng ganyang diskarte. We're in. Huwag kang iiyak-iyak ha. Mamaya papatulfo ka din. Tandaan mo to. Iniwan niya yung isang tao para sa'yo. Hindi kaya someday, somehow, iiwan ka din para sa ibang tao. Logic number 3. I love you. One of the biggest, the broadest, the widest lies of all ay ang I love you. Yeah! Just like this. Good night, mahal. I love you. And then after that, kinapi niya. Someone tell me bakit niya kinopya yun? Yung I love you na yun? Anyone? Anyone there? There? In the back? There? Anyone? Bakit niya kaya kinopya yun? Hindi ko naman sinasabi na masama or lahat ng I love you ay kasinungalingan. But I am helping you to discern kapag yung I love you nga niya talaga ay totoo or peke. Number one, kapag yung salita niya ay hindi akma sa kanyang ginagawa, mahal ka pa ba niya? I love you nga siya ng I love you. Pero sinasaktan ka naman, physically, emotionally. Hindi ka naman nire-respeto. Hindi naman ikaw ang kanyang priority. Girls, you deserve a high quality na lalaki. Before loving someone kasi, love yourself first. And in loving yourself, you're ready to let go. Yung mga taong toxic, ang mga lalaking toxic, na walang hanap kundi ang katawan mo lang. At wala silang balak na pakasalin ka someday. Number 2. Titigan mo siya sa mata kung nag-I love you siya. Diyan mo makikita, mararamdaman mo kung yung I love you niya ay tagos hanggang sa puso mo, hanggang sa kaluluwa mo. Pero kapag yung kanyang mga tata ay hindi akma sa kanyang sinasabi na I love you, parang dry na dry, yung parang empty na I love you. Iloloko ka lang yan. Sinungaling lang yan. Number 4. Hindi ako naniniwala sa level na yan, bes. Magkaibigan lang muna tayo, ha? Tsaka pala, punta nga ako dyan sa bahay mo mamaya. Makikikain lang. Sabay kainin din kita. Isang napakalaking kasinungalingan yan. O kaway-kaway sa mga babae na nagkaroon din ng mga friend with benefits. Sa panahon ngayon, hindi na nakakagulat yung mga ganyang sitwasyon. Pero, listen to me. If a man really loves you, jojowain ka niyan. Trust me. Pero kung hindi, at sabi niya hanggang kaibigan lang kayo, wala siyang balak na pakasalan ka in the future. Trust me. Kung lalaki siya, jojowain ka niya. Bago ka niya tirahin. Nano? Number 5. Sorry mahal, medyo busy ako. Dami ko kasing ginagawa.
Oo, marami kasi. Marami akong kliyente eh. Tsaka isa pa, mamaya lalabas kami ng boss ko, magre-restaurant kami, may gagawin lang kami. Tsaka isa pa, aatin ako sa service. Oo, oo. Sige, tawagan na lang kita next month. Oo man, sige, sige, sige. Kung mahal ka ng lalaki na yan, kaibigan, he find ways para kausapin ka. Hindi yung ang dami niyang rason na busy daw siya. Balik tayo sa number one. Pag nakuha na niya or nagtagumpay siya sa kanyang mission, ganyan yung mangyayari. Ang rason niya, busy siya. Ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang rason. Pero tandaan mo, pag mahal ka ng lalaki, gagawa at gagawa siya ng paraan para kausapin ka. Para makapag-meet sa'yo, para hindi ka na mag-alala, kakaisip kung anong kanyang ginagawa. Yung ba tipong once every week lang siya nagchat-chat sa'yo, hindi ka ang kanyang priority, in short. Hindi kanya mahal kung hindi ka priority. So magpapaloko ka ba? Ha? So ayan lang po yung lima na kasinungalingan ng mga kalalakihan. And maraming salamat sa mga nanood hanggang dito sa last part. So, shout out po sa inyong lahat. Pasensya na po kung hindi ko ba isa-isa dahil medyo mahaba itong video na to. And baka maboring po kayo. So, tignan natin sa next video kung maiksi yung ating video and doon tayo mag-shout out. Maraming salamat sa inyo. Once again, don't forget to follow and subscribe to our YouTube channel and follow our Facebook page. Maraming salamat. And paalam. See you again. Goodbye mga katambay. Ingat po kayo lagi ha. Ingat, stay safe and God bless. Bye-bye. Bye-bye.